Ha? Mac Pablo. Oh, Mac Pablo. Oh, subscribe. Subscribe kayo rito, ha? Ingat kayo. God first. Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, ha? Meron tayong bablog ngayon na medyo parang puro paalaman na sa YouTube ang nangyayari. Ito po, katulad niyan, di ba po, si Doc Adam ng Australia, nag-post ng video na siya ay nagpapaalam na sa YouTube dahil nga sa kanyang mga natatanggap na parang death threat daw, lawsuit threat, ganyan. Parang mas mamabutihin pa niya yata ngayon na umalis sa YouTube. Pero tingin ko, hindi naman, di ba? Dahil meron pa rin po siyang mga followers, maraming followers ang ayaw siyang patigilin sa YouTube at meron pa rin talaga siyang masasabi natin na community na talagang napakatindi ng community nitong si Doc Adam dahil nga po ito ay isang napaka nagbibigay talaga ng edukasyon sa ating pangkalusugan na dito sa ating katawan talagang puro tungkol sa health at siya nga po ay nagsabi na tungkol sa katotohanan lamang ang kanyang mga binabato sa atin lalo na sa mga Pilipino na talagang concern lang siya sa mga ano sa mga nangyayari sa kalusugan ng mga Pilipino na medyo parang ang dating niloloko daw po or parang merong mga gumagamit ng mga kalaalaman dito sa pagiging doktor or pagiging scientifico na medyo hindi maganda ang magiging resulta sa kalusugan ng tao. Ngayon po after ni Doc Adam, isa pa ulit ang nagpaalam. At ito po ay si Banat Bay. Yes po. Medyo malungkot na balita dahil ako po ay isang follower ni Banat Bay. Tanda-tanda ko pa noong hindi pa siya ganong sikat o hindi pa siya ganong kilala. Hindi naman po siya ganong kukunti pa lang ang mga nanonood noon sa kanya, sa kanyang live. Talagang mabibilang lang siguro mga nasa hundreds lang hanggang naging thousands, yan ganyan. Pero ngayon kung manood po ang mga tao sa kanya, minsan umaabot pa ng 5,000, 6,000 habang siya ay naka-live. Pero dahil nga po sa isang kadahilanan, malungkot po talaga. Malungkot na kadahilanan, siya po ay naisipan niyang magpaalam na din sa YouTube. At ito po ang kanyang video. Ako po papakita ko po sa inyo ang kanyang video. Ako po ay medyo na talagang na down at na lungkot talaga at napa-comment pa nga ako doon sa kanyang video kasi nga po mahirap na yung idol mo o yung kumbaga tiningala mo nung ikaw ay nung ako ay nagsisimula pa lang sa YouTube talagang pinapanood ko siya sabi ko gusto ko balang araw maging ganito rin pero aabot din pala sa isang pamamaalam. Yan. At ito po ang ilan sa mga comment. Ito po. Di ka namin makakalimutan. Paalam, brother. Di ba po? Yan. Kumbaga, namamaalam talaga. Talagang namamaalam po si Banat Bay. Ito, sabi ni Ronelo Cardenas, you need to take a break. Ingat po kayo. May God bless you all the way. Yan. Yan po ang comment. Tapos si Angelo Lorilia, we will miss you, Banat Bay. Malungkot po, syempre. Banat ba yan? Napakaraming umiidolo dyan, napakarami pong nanonood dyan sa mga kanyang mga live dahil sa kanyang pagiging honest, pagiging patas sa pagbibigay ng opinion. Ito po, Pei Wagner, take care of yourself, but be back when you're ready. We're here with you, praying for you. Dami pong sumusuporta kay Banat Bay, maraming makakamiss. God bless you. Have a time to rest and relax. Take care of yourself because nobody will unwin. You need that. Love yourself, bro. Eduardo Blas, we need your honest and truth public service. Please don't go. Yun po, medyo madamdamin po. Madamdamin po yung mga comment. Talagang nakakabigla po itong desisyon ni Banat Bay. Good decision, Banat Bay. May God be with you always. Stay safe. As always been saying, c'est la vie from I'll be gone. Yan. Okay, have a good rest for now, but Banat Bay. God bless. Yan.
Dave Dawson, are you gonna quit? Remember, banat by quitters never win. Si Ariel Romero, what happened? We will miss you. Be strong. God bless, banat bay. So, yan po. Medyo madamdamin po ang mga pagpapaalam ng mga fans niya kay banat bay. At ako, idol, sana mali ang decision mo kasi kailangan ka namin. Kailangan namin ang iyong patas na opinion sa mga issue gabi-gabi. Kami po ay isa sa, isa ako sa mga naliliwanagan, isa ako sa mga kumbaga parang naiisip ko na merong mali, merong tama sa mga ganitong bagay. Yan po, maraming salamat, banat bay, at sana magkita-kita pa ulit tayong muli, sana mapanood ka pa namin muli kung sakaling ikaw maisipan mong bumalik. Yan, at ito po yung kanyang video, yung kanyang madamdaming video, pakipanoorin nyo lang po. Magandang araw po, ako po si Banat Bay. Bago po siguro natin pag-usapan ito at kung bakit, gusto ko po muna sa lahat, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Sobrang na-appreciate ko po yung inyong suporta. Sobrang hindi ko po maisip na paano nyo po at bakit nyo po ako sinusuportahan, dahil wala naman po ako, isa lang po akong ordinaryong citizen na nag-comment, nagbigay ng kanyang opinion sa mga bagay-bagay. I'll be honest with you. Medyo nahihirapan na po ako kasi itong mga nakaraang araw, dahil nga po sa hirap ng sitwasyon, di ba, sa politika, lalo na po yun itong, alam naman po natin, yung mga nakaraang linggo, naapektuhan na po yung una, yung aking health. Pangalawa po, inaapektuhan na rin yung aking emotion, sabi nga eh. Di ba kung meron man ako may pagmamalaki sa inyo, yung pagiging honest. Hindi ako matalino tulad ng iba, pero yung pagiging honest. Ito po, nagiging honest po ako sa inyo. Medyo nahihirapan ako emotionally dahil po sa mga nangyari. Kaya napag-isipan ko po na siguro maganda kung magpahinga muna. Maganda rin siguro na, alam niyo, mag-reflect muna na sa mga nangyayari. Kasi ho, hindi maganda. Hindi maganda yung mga nangyari nitong nakaraan. Kaya kailangan natin ho, iwan muna. And pwedeng iwan na talaga totally. Depende ho yan sa magiging reflection ko. Alam nyo, mahirap po sa akin to kasi syempre, grabe ho yung suporta ninyo. Sobra po akong nabigla. Ang grabe ho yung suporta, araw-araw, gabi-gabi, 4,000 viewers ang nanonood. Pero kailangan ko din hong isipin yung ano ko, yung kalagayan ko. Diba, alam nyo naman siguro na single lang tayo. Marami na ho akong hindi nagagawa. Marami na rin ho akong kailangan pang ayusin. Sensi na po, medyo narami lang kasi ako. Ayoko to eh. Sa totoo lang, ayoko gawin to. Pero ayoko kasi parang, alam mo naman, it's not about yourself. Ayoko ng ganun. Ayoko talaga actually mga ganitong makaisipin ng iba, nagdadrama, ganito. Ayoko ho. Kaya lang, feeling ko, I owe it
ano yun? I owe it to my subscribers, sa mga nag-i-email sa akin, sa mga sumusuporta, na natutuwa sila pag napapanood nila. So I owe it to you na somehow ipaliwanag kung bakit ko kailangan umalis at tumigil muna ko sa social media. Especially ko sa live gabi-gabi. So feeling ko I need to thank you sa lahat ng inyong suporta. Kaya sana suportahan po natin yung mga ibang vloggers. Kasi sa totoo lang, mula nung nagkasakit na ako, diba, ng COVID, parang iba na yung pakiramdam ko. So I think I have to to focus on myself first. I'm sorry if I have to. Kaya lang kailangan ko talaga Tsaka may isa pa ho akong gustong aminin sa inyo. So pinutol ko na po doon. Kung gusto niyo pong malaman ang buong istorya, ang buong video ng pamamaalam sa YouTube ni Banatbay, punta na po kayo sa kanyang channel. Nandyan po sa description box yung full video ng kanyang pamamaalam na video na nakakalungkot po talaga. Medyo nashock po ang buong YouTube world. Marami pong uma-idol dyan. Marami pong taga-sunod si Banatbay. Isa na po ako dyan. Yan. Saka syempre, kailangan talaga ng pang-balance sa mga nangyayari sa politika, nangyayari sa mundo ng showbiz, sa mundo ng social media. Kailangan ng isang Banatbay para mabalanse ang mga bagay-bagay. Kaya po, marami po talagang nabigla dito sa kanyang desisyon. Yan lamang po, maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo sa susunod ko na vlog. At syempre, live po tayo mamayang 12:30 or alauna po ng madaling araw. Yan. Maraming salamat po. God bless us. Banatbay, panoorin niyo po si Banatbay. Panoorin niyo po yung full video. Kailangan niyo pong mapanood yan. Kapag po hindi niyo napanood yung full video ni Banatbay, magsisisi po kayo. Yan. Maraming salamat po. What's up mga tropa peeps?